Ngayon ay ano bang date natin ngayon? Ito ang ating date ngayon, Sunday 29 November 29, 1:34. So, katatapos lang natin kumain ngayon mga bossing at meron tayong project na gagawin ngayon. Kasi kung mapapansin ninyo, kahapon ay nagbablog ako ay itong ating mga baby dito. Again, sabi ko nga sa inyo, parte ng trabaho natin, chine-check natin yung palagi. Ayan, oh. Nakakita ako ng ito yung mga white na maliliit na parang mga insekto. At kung sisilipin natin, ayan mga bossing, oh. Nakita nyo yan. Yung green na yan, tsaka yung black, nakita nyo merong white. Ayan yung green na yan, ang aphids. Yan namang, yan ay black flies. May black flies, mayroong white flies. Kita ninyo, ayan o. Oh. Sa mga, may mga halaman na mga indoor kasi ngayon ito ay greenhouse. So, nakita nyo ang greenhouse natin, ayan yan o. Oh. Tutok ang araw, malamig ngayon. Kasi winter time dito sa amin. Pero maganda naman kasi ang heater natin dito sa loob ng ating greenhouse, ma-heater. Kaya ang mga halaman natin ay naiinitan, may heater din sila. Sa paglaki nila, pagkabuhay nila, ayan naman ang pagsabay din ng paglabas ng mga aphids. So, parte talaga ng pag-aalaga ng halaman as nakita natin ang ganda ng mga halaman natin. Ayan, nakikita niyo yan. Kahit na yun doon, kung mapapansin nyo, ayan, kanila, sa mga dahon nila, oh. Ayan, may mga, kita nyo itong green na yan, oh. Ayan, yung mga batik-batik na green na yan, nakikita nyo yan. Ayan, ang aphids. So, ang pag-aalaga ng halaman, mga bossing, ay hindi gawang biro. Magandang tingnan sa mata. Lalong nakikita natin yung ganitong kanilang mga pamumunga. Pero nakita nyo naman ang problema. Kaalinsabay ng pagkaganda ng kanilang mga bunga ay tinamaan, binanatan ng aphids. So ngayong araw na ito, yan yung ating gagawin. Ang katapat lang naman ito ay ano, hydrogen peroxide, 1/2 cup ng hydrogen peroxide sa 1 gallon na tubig ay titigil na naman yan. Kasi nawala ako ng buong 1 linggo. So ngayon ay magdadalawang linggo na kasi no, umalis ako. Yeah, 2 weeks na. Nang huli kong binanatan yung isa doon. So, in 2 weeks ay nagbalikan na naman sila. Mga bossing, ang lahat, yung kung kayo ay merong ornamental plants na sa loob ng bahay at nakikita nyo yung gantong klase mga puti-puti, lagi kasi, yun ang kagandahan pag lagi nyo chinecheck yung mga halaman ninyo. Kaya talagang extra time, effort, at pagmamahal talaga sa halaman na lagi natin silang titingnan, kakalingain natin sila para patuloy silang kasi ito kung papababayaan ko lang to ay siguro one more week lahat ng dahon niyan ay sisirain ng nitong mga aphids na ito. So ang nakita ko dito sa baba ganun din. Katulad nito yung iba dito, ayan eh, kaya ganda ng bunga natin eh, pero yung iba nalalanta na. Kasi talagang tinira na nila. Okay, dito naman sa, tingnan nga natin itong talong natin dito. Dito sa talong ay binanatan din nila. So, mukhang kumakalat ng aphids dito sa atin, dito sa loob ng ating greenhouse. Pansinin natin mga bossing, ay pakita ko sa inyo. Ayan o. Kita nyo yung green na yan. Dahon ng talong natin, oh. May aphids tapos merong may black flies. Yung maliit na ano ba mong Tagalog sa flies? Kalimutan ko ng Tagalog sa flies. Ano ba 'yan? Sige, comment down below na lang. Nawala sa isip ko kung ano ang flies, yung flies.
basta flies na yon. So yan yung mga eggplant natin. Mayroon din tayo doon. Etong ating sili dito, meron din eh. Ito yung dahon, oh. Ayan, oh. Meron din ako. Ayan, oh. Kita nyo, oh. Diba? Talagang, pero ang ganda ng sili natin. Ang dami, no. Garden salsa yan, mga bossing. Tapos, itong ating habanero dito, meron din. Ayan, kung pansinin nyo. Ayan, no. Silipin nyo. Ito, tototon dito, oh. Ito, oh. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Ayan. Meron din siya o. Ay, nako. So, tingnan natin yung mga kamatis. Mukhang ang mga kamatis ay wala. Ang mga peppers lang. Ang dami. Ayan yung mga puti-puti o. Napakarami o. Kita nyo. White flies. Kasi ay akala ko na meron na tayong greenhouse, akala ko wala nang insekto. Abay, marami pa rin talaga insekto. Ayan mga bossing yung ating mga kamatis. Oh. Kahapon na, nung nakarang araw, nag-ani na ako dyan. Oh. Ngayon na naman ay patuloy pa rin ng paghinog. Tingnan natin itong ayan, nagbubulaklak. Ay, salamat naman at lumalabas ang bulaklak. Pero may napapansin ako, konti lang ang nagbubunga. Oh, ayan, oh, na isang kumpol ay isa lang. Dito naman, silipin natin. Ayun, pa isa-isa. Tapos, ang karamihan ng katulad nito, oh, natutuyo. Ayun, may isang lumitaw. May isa, dalawa, tatlo. Oh, so yan ang kalalagayan ngayong winter time. Nagbubunga, at least maganda, nagbubunga, pero hindi kasing katulad talaga nung pamumunga nung sila ay nasa labas. Itong mga bossing karamihan nito, itong mga malalaki na itong mga nahihinog, yan ay galing pa doon sa kung saan naman ay nung nilipat namin sila, kasama na itong mga bunga na ito na nandito. Kaya, just to let you know, yung mga bunga na nandito na itong mga malalaking bunga na ito na nakikita ninyo, ayan, ito ay mga bungang daladala pa, ayan. Yan ay mga bungang daladala pa nila nung inilipat namin sila dito. At least ang good news doon, nilipat namin silang napakaraming mga bunga nila. Ayan, makikita nyo, napakarami ang mga bunga nila. At nabuhay sila. Ayan, patuloy silang nabubuhay. At successful yung paglilipat natin sa kanila. At patuloy na lumaki yung mga bunga na daladala nila na dati ay maliit. Eh, katulad nito, ito dati maliit lang yan, ngayon lumalaki. At ang kagandahan pa ay nagbubulaklak sila. Kaya lang nagiging problema ay hindi nga sila nagpo-pollinate. Yun ang nagiging nakita kong problema ngayon natin during the winter time. Sa pag-aalaga natin ng mga halaman natin dito ngayon. Nagpo-pollinate sila paunti-unti lang, pakunti. May nakita akong nagkaroon ng pollination, very, very poor ang kanilang pollination. Ayan, isa, dalawa, tatlo, bumubuo, nagbubunga, nagpo-pollinate, pero pailan-ilan. But most ang kanilang mga bulaklak ay namamatay, natutuyo. Patuloy na nagbubulaklak sila, katulad yung nakikita ninyo naman, pero hindi as in katulad nung sila ay naaarawan talaga nung nakaraan. Okay, ngayon ay working time. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Ayan na, ang aming harvest ngayong araw na ito. Dami oh, mayroon kaming talong, mayroon kaming talbos ng kamote, mga kamatis, bell pepper. Oh, tapos yung nag-harvest natin, ayun. Oh, ayun oh. Busy-busy mag-harvest. Naka-jacket pa yan. Lamig kasi dito sa loob. So, ayun ba naman na, saan ka pa ba naman na, ano pa bang hihilingin mo? Samantalang ang mga halaman sa labas ngayon dito sa Michigan ay halos wala na, patay na lahat ng mga garden. Pero ngayon ay ito ang ating mga halaman at ating mga harvest na patuloy pa rin namumunga dito
at nag-i-enjoy pa rin tayo. May basket pa si Manang Biday, oh. Manang Biday, i-look at mo man. Oh, so, yan ang aming harvest ngayong araw na ito. Dami pa rin, oh. Kamatis, talong, oh. Talbos ng kamote. Yan ay ilalaga natin. Yung iba, linalagay namin sa, ano, sa sinigang. Masarap. Bago natin sila sprayan, ay didiligan muna natin. Ah, yung pagdidilig ko dito ay once a week lang sila. Dahil nga kasi yung humidity ay hindi masyadong, ay hindi katulad ng summer time, pag winter time. So, yun ang napapansin ko ngayon sa mga halaman ngayong winter time dito sa loob ng greenhouse, ay isang beses lang sa isang linggo ang dilig ko. Pero bastanting dilig naman ang kailangan. And then, okay na sila. So, ganun lang talaga ang pag-aalaga natin na mga bossing. Talagang nakita nyo naman kung paano napakaganda nila. Napakagandang pagmasdan. Yun nga lang talaga ay tiyaga at talagang sipag at talagang panahon na ibibigay mo sa kanila. Katulad ngayon ay may sakit ang mga dahon dahil kasi talagang pinipeste sila nitong mga aphids na ito. So yun ngayon ang ating gagamutin. Kasi kung di natin gagamutin, nako, sayang naman tong napakagandang mga halaman na ito. O sige, banata na natin ng ano to, ng spray na natin. So ayan mga bossing, banata natin yung mga pinaka-ilalim niya. Ayan, nandiyan yung mga aphids, oh. Banata natin yan para mamatay. So, bukas yan ay patay na ang aphids niyan. Pinahihirapan yung mga halaman na. So, ilalim. Mga ilalim nandiyan dyan. So, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, itong ating spray ay 1/2 cup ng hydrogen peroxide. Ito lang ang ginagamit ko dito sa pag-aalaga. Walang problema, organic pa ito. Walang problema, tamaan yung mga bunga ng halaman natin. Antibacterial talaga ang hydrogen peroxide. Kaya ganun din dito sa mga halaman natin. So, ayun lang mga bossing, ang ating ginawa ngayong araw na ito. At sigurado bukas, katulad nung maraming beses pa na ginawa natin dito sa garden natin. So, hydrogen peroxide lang ang ginagamit ko. Ang aphids talagang lumalabas talaga, lalo yung mga indoor plants natin. Yung mga ornamental plants ninyo sa loob ng bahay, pag napansin yung ganitong klase na may mga aphids, yung may mga maliliit na insekto yan, na gumagapang kulay green, banata nyo agad ng hydrogen peroxide. So, yan lang ang ginagamit ko, mga bossing, dito sa garden natin. Kasi kinakailangan talaga nating obserbahan palagi yung mga halaman natin, lagi natin bibisitahan. Yan yung parte talaga ng dedikasyon natin. Yan talaga yung parte talaga ng pagmamahal natin. Yan yung passion natin eh. So, dyan nakikita yung pagtsatsaga natin at dyan din nakikita yung time na ibinibigay natin, yung sinasabing quality time na ibinibigay natin sa ating mga halaman. Kahit anuman ang ginagawa natin, mga bagay na galing doon sa passion natin. Talagang lumalabas talaga yung ano, yung picture. Lumalabas talaga yung result. Sabi nga eh, kahit hindi ka na magsalita, sa mga gawa mo ay makikita na, kumbaga sa bunga ng mga gawa mo ay makikita na talaga yung quality time na ibinibigay mo sa kanila. Pag talagang binigyan talaga natin ng time, binigyan talaga natin ng dedikasyon, at binigyan talaga natin ng pagmamahal ang isang bagay, ano pa man yan, ano pa man yung ginagawa natin, talagang makikita mo na nagbubunga ng magandang resulta talaga. Quality din talaga yung result na makikita mo doon sa pinagpagura mo. Kaya every time na makita ko itong mga bunga na ito, talagang ay satisfied na ako. Kumbaga, napagod man tayo buong maghapon, pag-alaga sa kanila, pagdidilig sa kanila. Pero the moment na tingnan mo sila, yung mga yan at yan, makikita mo yung mga bunga na yan. Ito, dati green lang yan. Ngayon nakita mo nag-yellow na. Oh. Ay napakagandang, napakagandang tingnan. Talaga nakakalis ng stress talaga. Nakakagilo. Alam mo, mga plastic lang, mga laruan lang. You know?
So mga bossing, kung nagustuhan nyo itong ating ginawang video ngayong araw na ito sa pag-alaga natin at pagpatay natin ng aphids, tips lang sa mga may mga halaman. Sabi ko nga sa inyo, ang hydrogen peroxide, you can use it to anything. Pag-alaga ng lupa, pag-alaga ng ugat, mga nalalantang mga dahon, maging ito man ay veggie plants or ornamental plants, mamahalin man yan o mumurahin yan, ay subukan nyo ang hydrogen peroxide. It really works well. At sa patuloy na sumusuporta sa atin, sa patuloy na nagbibigay ng honest galing sa puso na subscription na walang bawian at patuloy na nag-i-enjoy sa ginagawa natin, I do really appreciate your time and see you soon.